Sora, so this is Nasser, and welcome back again to my channel! Alright guys, so before you watch this video, wala nyo ko nang ginagawa ko. Ano nga ba yung ginagawa mo? Yeah, you guys are right! I'm doing a live streaming right now and I'm doing it in Kumu! Alright, so guys, if you want to watch or join me in my live stream tulad ni Larry, Larry say hi! Hi. There's Larry. Oh, guys, if you want to join me in my live streaming, you guys can download Kumu and it's free. Ang Kumu is gawang Pinoy, di ba, Larry? Yes, it's gawang Pinoy. So, tangkilikin natin ang sariling atin. I will post the download link. I will post it in my description box. So, please, guys, click that link para ma-download nyo yung Kumu app. So, aside from joining and watching live streaming, you can actually send and receive gifts. Also, if you want to join some campaigns of Kumu, available yung Kumu. And also, you can earn cash or money by joining games. And it's free, guys. Sobrang free siya nito. So, aside from YouTube, makikita nyo ako dito. Makikita nyo ako dito sa... Makikita nyo ako dito sa Kumu. Again, yung download link nasa description box ko. So, click nyo yan. So, sige na. Manood na kayo ng video na to. I'll continue my live stream here in Kumu and kita-kits tayo dito sa Kumu. Alright? So, ciao guys! Hi guys! So, this is Nasser and welcome back again to my channel! Alright guys, channel, di ba lang kayo? Oh, alam nyo to? Alam nyo tong finger na to? Guys, okay, so today I'm going to make a reaction video for... SB19. Okay, so yesterday, nirelease na nila yung, ano, yung music video ng Alab, which is Burning. And, unfortunately, yesterday, hindi ako nakagawa agad ng reaction video kasi I was doing something very important. So, hindi ko siya pinanood. Promise, hindi ko pa siya nakikita up to this moment. Ngayon, nakaka-uwi ko lang ng work and talagang ito talaga asikasuhin ko. And gusto ko siya mapanood ngayon. And this is the very first time na makikita ko yung music video. Hindi ako nag-cheat. I never cheated with my reaction video naman. Pero I'm active in Twitter. Nakita ko yung mga tweets nationwide and worldwide na nag-trending ang Alab. And I was so very happy. Pero bago ang lahat, panoorin na natin, okay? So, SB19 Alab music video. So, matagal ko na talaga itong iniintay para gusto ko makita kung paano nila ipuput into action yung song na Alab. Alam mo yun? Oh, by the way, hindi, mamaya na ako magsasalita. Mamaya na ako magkakwento. Okay, so, here it goes! SB19's Alab. Oh my God, I'm so excited. "누군가를 아주 많이 좋아하고 있군요. 표현도 잘 안 되고. 어떻게 할지 모르겠죠?" "그때는 Jolene 스텔? 말은 Jolene 거라." "그 색깔의 방으로 들어가면 당신의 사랑이 뭔지 알게 될 거예요." "알게 될 거야." Here it goes, 왜 이렇게 나가봐라. Enjoy ko lang guys, enjoy ko lang.
buwan mo ang mundo ko ay kontrolado ko pa ba ko mukhang malabo no I can't figure this out rocking to won't stop anymore can't stop anyway mapapasakit ka rin ang sabihin you'll be in my zone ready na fire di na matatanggi like fire ikaw na ang aking hinahanap ang lakas gumalaw ni Sten. I'm gonna break now. Marapasakin ka rin. Di na patatagalin. Now the fire with me is already love me down with your arm and friends. Nice one.당신의 사랑은 어떤 색인가요? I love it! Okay guys, okay, so wait, panonorin ko siya ulit kasi I just want to absorb kung ano nangyari kasi medyo lost pa ako. So panonorin ko siya ulit pero hindi ko napapakita sa inyo. Panonorin ko siya ulit, then I'll resume with my commentary. Okay, hold on na, panonorin ko siya ulit. Okay! So twice ko na siyang napanood, guys. Twice ko na siyang napanood and I'm so happy about the whole thing ng music video na to. Okay, so what made me really happy is first the fact that the steps are very easy. Oh, pero ano, pero mahirap siya kasi ako nung kasi pinapanood ko yung ano nila, pinapanood ko yung actually, sinute ko yung sarili ko. Pinapanood ko yung tutorial ni Stel. Dalawang tutorial na yung nilabas nila. Yung steps ng sa now-now, tsaka dun sa fire finger. So, ginawa ko yun. Nirecord ko yung sarili ko, pero hindi ko ipopost. ayoko ipopost. Huwag niyo akong pilitin. So yun. So, kaya kahit pa paano, alam ko na yung steps. So, and I'm so happy nung pinaperform nila yun sa Koneta Astrodome. Hindi na rin ako nag-react, pero pinanood ko na rin yung sa concert nila sa Koneta Astrodome. And I was so pleased. And, alam mo yun, sobrang saya kasi parang yung pinoproject ko dun sa kanta, ginawa nila. Pero hindi ko sinasabi na sinunod nila ako ha, kasi planado na nila to ahead pa. So parang basically, yung nararamdaman ko, yung pangarap ko para sa kanila, yun din yung pangarap nila para sa kanila. Alam niyo yun, yung parang feeling ko talaga, sobrang connected ako sa kanila. So yun, then I'm happy kasi, as I see it, this is not a well-budgeted music video. Pero, hindi negative yung hindi dahil hindi siya well-budgeted. Positive nga siya eh, kasi para sa akin, hindi siya ganun ka-budgeted. Pero may premium siya tingnan. Hindi yung parang wala nang budget, pangit pa siya visually. Ang meaning ko ng well-budgeted is hindi siya katulad ng, you know, ng well-budgeted music video ng EXO, ng BTS. Alam niyo kung gaano ka-explosive yung mga music video nila. This one, pinakitaan lang nila tayo ng simple. Pero I don't know guys if you have grasped the storyline of the music video. So para sa akin kasi this is how I interpret the music video. I think they have a total of 8 sets. So 5 for each members, tapos 3 yung group sila. So pinaka-favorite ko syempre yung may water effects. Pero kung mapapansin niyo yung setup ng water effects, kita mo pa rin sa gilid na improvised lang yung stage. Pero nagawa nila ng maayos, na execute nila ng maayos. Okay, so sa setup naman sa individual, so para sa akin, maganda yung pagkakatagpi-tagpi in anyhow, pero medyo nabitin ako ng konti sa storyline. Kasi,
yun, sino yung leader? Si Ken. Si Ken yung leader, di ba? Si Ken yung nasa purple, siya yung nagsusulat. Tapos, si Stelio nasa yellow, so siya yung nasa door. Si Josh yung may pinakamagandang mukha. Napansin ko, pinakamagandang facial feature. Maganda yung profile niya sa music video, siya yung nasa red. Tapos, si Sejun, grabe yung setup ni Sejun kasi yung kay Sejun parang cornered, parang box na black. So, ang ganda nung contrast nung kay Sejun. Tapos, kay Justin, si Cutie Patuti, si Justin is framed. So, puro frame siya. Oh, by the way, si Josh pala is linear. So, parang, di ba, may mga lines. So, iba't ibang klase ng love. Hindi mo alam kung paano siya i-express, di ba? Doon sa kanilang lima na ipakita sa atin kung ano-ano yung different ways na nag-i-express tayo ng love. Merong linear na diretso, dire-diretso, merong box na contained ka lang sa isang element ng love mo. Tapos merong framed na may sinusunod kang frame, na may framing ka sa love. Tapos si Stel yung sa door na labas-pasok. Tapos, si Ken yung nagsusulat. So, ikaw, ako kasi masulat akong tao. So, old style ako. So, nagsusulat pa rin ako up to now. Ayun, so, ang ganda nung individual distinction nila. Pero it doesn't mean na ito yung way ng expression nila. It's just that in this music video, ito yung nakatoka sa kanila. So, yun. As a group, meron sila nung plain white background lang. Tapos, light lang yung damit. Favorite part ko yung sa yun nga yung may water effects na naka-black sila lahat. Ang ganda noon, sobrang ganda noon, sobrang effective noon sa akin kasi alam mo yung contradictory kasi yung fire tsaka yung water pero pinagsama nila. Yung last set nila is yung colored background kung saan pinagsama-sama na yung ano yung limang color ng love na pinapakita dito sa alam. And ang ganda noon kasi yung transition noon from interlude to the final chorus, doon pinakita yung pinagsama-sama ng color. As of now, it has 572,000 views. 500,000 in the span of 24 hours. Oy, hindi to ano to, it's a feat ha. Kasi SB19 is still, you know, breaking barriers. Kasi ang dami pa rin nilang kailangang tibagin na, you know, na mga wall. Ang suggestion ko lang pala sa mga 18s ha. 18s, kasi I've been through this. Huwag tayong mag-dismiss agad ng mga tao kapag hindi nila feel o hindi nila sinusuportahan ng SB19. Kasi especially yung mga older generations. Ako kasi may mga tao ako tinanong dito kung kilala nila SB19, tinatanong nila sino yun, tapos pinakita ko sa kanila. Tapos nachichipan sila kasi para ano ba yan, boy band, boy group, ano ba yan, gaya-gaya sa mga K-pop idols. So, huwag tayo ma-disappoint, huwag natin silang i-dismiss kasi doon tayo papasok eh. Doon papasok na kailangan mong ipakilala sa kanila yung grupo. Yung, hindi yung porket nakarinig ka ng rejection from them, eh sasabihan mo agad na bahala kayo pag naging successful tong grupo na to, hindi kayo kasama. Hindi dapat ganun yung attitude natin. So dapat ang attitude nyo is inclusive tayo. So parang kapag nakita mo na hindi sila believe sa SB19, or meron silang connotation na parang gaya-gaya o ganyan-ganyan-ganyan, it's high time for us to explain sa kanila kung bakit natin sinusuportahan tong grupo na to and kung bakit deserve nilang suportahan, di ba? So again, huwag natin easily dismiss yung mga tao kasi hindi naman lahat magugustuhan yung tugtugan ng SB19 or yung gantong klase ng tunugan. Kasi di ba, tayong mga Pinoy, sanay na sanay tayo sa mga live bands, live performers. May part pa rin sa atin na cringy kapag may mga plus one mag-perform, kumanta, or lip-sync. Tapos, yung mga English, nasamahan ng mga Tagalog lyrics. So, may mga ganun pa rin tayo. Pero kasi, nag-i-evolve ang music. So, tayo madali tayong maka-adapt, madali tayong makasabay. Pero may mga tao na monotonous lang sila, hindi sila nakakasabay agad. Pero, it doesn't mean na hindi nila pwedeng i-accept kung ano yung pwede nating i-introduce sa kanila. Yun, suggestion ko lang yun sa mga 18s. Huwag tayong mag-dismiss agad ng mga tao. Huwag tayong mang-away. Kundi dapat maging inclusive tayo. At explain mo lang ng maayos. Kung hindi talaga, kung ayaw talaga nila supportahan, then just be it. Kasi parang hindi naman lahat mapi-please, di ba? So, yun. Anyway, my take on this also is, this is something that we could all really be proud of. Ang lakas nila sumayaw.
nalalakasan ako sumayaw kay Stel, pero nagagalingan ako sumayaw kay Sejun. Sobra. Parang mukha pa lang ni Sejun sumasayaw na. So, yun. Tapos, si Justin parang ano eh, si Justin yung feeling ko pinaka-baby boy ng group. Hindi ko pa sila talaga, ano, hindi ko pa talaga inaaral yung profile nilang lahat. Pero si Justin yung parang nakikita kong pinaka-bata. Tapos, yung siya yung pinaka-baby-baby ng grupo. Then, Josh is the nagpapakilig sa mga chicks. Yan, sa mga chicks. Tapos, si Ken kasi yung leader type. So, si Ken, nakaka-relate ako kay Ken kasi I was a leader of Down to Mars dati. So, Ken is the leader type. Kaya natawa ako kasi parang merong part dito na nagpapakute si Ken. So, parang sabi ko, uy, parang for a leader na magpakute, effort yun. Kasi yung pag-leader ka, nasa pedestal kayo, nandito kayo. So, parang kailangan mong ibaba mo ng konti yung sarili mo para lang magawa mo tong pinapagawa sa'yo na magpa-cute ka. Merong part doon sa music video, panoorin niyo. Pero si Stel talaga, Stel is my bias, and I love Stel's jawline. Wow, man. Although may jawline din naman ako, pero grabe yung jawline ni Stel. At saka, of course, vocal-wise, Stel is really, really good. Ang lakas din niya sumayaw. May part doon sa may water effects na ang lakas gumalaw ni Stel. Eh, so yun, so it's worth the wait, guys. It's worth the wait. And nakakatuwa kasi, instead of releasing it sa patapos na taon ng 2019, they started it ng 2020, ng January. Kumbaga parang ito yung cauldron. Kumbaga parang ito yung magsisilbing light ng career nila. Start pa lang ng 2020, sinindihan na nila yung puso. I hope that the fire in them will continue burning. So, yung mga supporters ng SB19, I think, kapit lang kayo kasi mataas ang lili pa rin ng SB19. I'm pretty sure of that and I'm claiming that one. So, yeah, I guess nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. Ang haba ng video na to. But then again, maraming salamat for watching this one. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. And leave me a comment, guys, what can you say about SB19's Alab music video. And yeah, and lastly, if you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe and hit the notification bell to be notified of my next reaction video. So, once again, maraming salamat po, and I'll see you in my next reaction video. Okay, so I love you all. Close and subscribe.